tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Mokrasya at kinabukas ay sa Neapolis. Mula roon nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiyatira na mga ngalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak
sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy, nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na nata mo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu, ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko na ito sa inyo, upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito ang sinasabi ko sa inyo, upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, Father. Nagbabadya na po sa ating mga pagbasa. Ngayong Lunes pa lang, ang nalalapit na pagdiriwang natin sa linggo ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng mahal na poong Jesus Nazareno. Parang nagpapaalam na siya at nagbibilin, pinalalakas ang pag-asa ng mga alagad.
Pwede namang basta lamang siya umalis. Pero may narapat niyang gawin ito dahil mahal niya ang mga pinag-alaya niya ng buhay. Sabi nga po sa Salmong Tugunan, Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Kaya hindi rin niya maaatim na basta na lamang tayo iwan. Ipagbibilin niya tayo sa Espiritu Santo na siyang ating magiging tanggulan. Kakalingain niya ang kanyang mga tinawag. Malinaw na nakita po natin ito sa buhay at ministeryo ni Apostol Pablo. Sa unang pagbasa, nakatagpo siya ng tahanan sa hospitality ni Lydia. Matapos niyang patuloyin sa kanyang puso ang kaloob ng mabuting balita, pinatuloy niya sa kanyang tahanan ang nagdala sa kanya ng mabuting balita. Nangangahulugan po ito na kailangan natin ang isa't isa. Sa isang sambayan ng binubuklod ng pag-ibig at pagmamalasakit sa bawat isa. Kung inyo pong napansin, nagawa ni Lydia ito hindi dahil siya ay disenteng tao. Maring disenteng tao siya, matinong negosyante, patas lumaban sa buhay. Pero hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit ito ang kanyang ginawa. Kundi dahil po itinuturing niya ang kanyang sarili na tapat na lingkod ng Panginoon. At ito rin ang nais niyang maging tingin ni Apostol Pablo sa kanya. Ang mahigpit po niyang paanyaya, kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, ang tapat na lingkod ng Panginoon ay nagsusukli at tumatanaw ng utang na loob. Mahal na po ang Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming magmalasakit sa aming kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan, sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob, at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao,
Naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malakas at matapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayan ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito rin ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago muli sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. O Diyos naming mahal, halina at kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumarain. Ngayon ay tunghayan ng hihina at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isubo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. O Diyos naming mahal, halina at kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumarain. Kami ngayon ay tunghayan ng hihina at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus.
mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga ipinagdarasal, ang inyong pamilya at mga komunidad, ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.